what's up, magandang araw sa ating lahat. This is Marky Lifestyle once again. So for today's video, mga ka-lifestyle, let's talk about Ola. So ulitin ko lang sa inyo, mga ka-lifestyle, wala kayong dapat ikatakot sa mga Ola agent collector na nangharap sa inyo. Lahat ng pinagsasabi nila hanggang dun lang po talaga. Walang kasuhang mangyayari, walang demandahan, walang pulong na mangyayari. All you have to do, mga ka-lifestyle, is huwag nyo lang isipin mabuti yung problema na yan. Dead man nyo lang. Kasi alam nyo naman yung tendency na mangyayari sa inyo. Siyempre, pag iniisip nyo yan, ma-stress po talaga kayo at magkakaroon kayo ng depression. So once again, ulitin ko, wala kayong dapat ikatakot. Walang nakukulong sa utang. At walang na-demanda, walang nagkakaroon ng summon, walang warag to pares. Okay? Ito yung take note, mga ka-lifestyle. Paano kayo magkakaroon ng warag to pares kung hindi naman criminal record or criminal case yung kaso nyo, diba? So, like what I've said, huwag nyo masyadong isipin yung Ola problems nyo. Dead man nyo lang. Lilipas din yan. Maniwala kayo. So, this is for general, mga ka-lifestyle. Sa lahat ng mga sumusubaybay at nag-aabang ng update ng Ola natin dyan. So, yun. Like what I've said, relax lang po tayo. Huwag po natin masyadong isipin yung problema natin sa Ola. Kasi okay lang po talaga yan. Lilipas din yan. Hindi kayo maukulong. Hindi kayo magkakakaso. Huwag nyo lang masyadong isipin. Dead man nyo lang, mga ka-lifestyle. Ganun lang kasimple, mga ka-lifestyle. Change SIM card para less stress. Ganun lang kadali. So, pag sinunod mo yung sinasabi ko, I guarantee, mga 1 month to 2 months, makaka-recover ka, mga ka-lifestyle. Kasi ganun naman yung ginagawa ko. Ako, mga ka-lifestyle, meron po ako mga death threats. Pero hindi to dun sa mga fast na utang ko na sinisingil nila. Kumbaga, meron akong death threat dahil sa mga pinagagawa ko. Kumbaga, sinisiraan ko yung mga online lending application para sa kanila. Meron nag-i-email sa akin personally, mga ka-lifestyle. Especially itong Digido. Nag-i-email sila sa akin. Like what I've said, may possibly daw na kasuhan ako nila. Then, meron na silang complaint against sa akin kasi sinisiraan ko. At hindi lang Digido, marami pa, mga ka-lifestyle. So, tinik ko yung risk para ilabas yung totoong mga baho ng mga online lending application. Wala akong pakialam, mga ka-lifestyle, kung kasuhan ako nila. At totoo naman din yung sinasabi ko. At napakaraming evidence ako, ha. Marami akong evidence kasi nung nag-email sila sa akin, so kinulik ko na lahat ng evidence na posibleng i-counter ko sa kanila. So that's why hindi ako natatakot sa kanila, mga ka-lifestyle. At sinasabi ko lang yung mga boses or nire-relay ko lang yung boses ng taong bayan na nabiktima nila. So, ganun lang kasimple. So, marami pa mga Ola, mga ka-lifestyle na naghahara sa akin. So, nagawa ko na ito ng video dati. So, meron na namang iilan. So, nakakatawa lang kasi dati yung nag-i-email sa akin, nangungulekta. Ngayon, hindi na. Kumbaga, yun na nga, nananakot dahil sinisiraan ko sila. So, ganun yung scenario. Pero anyways, wala akong pakialam, mga ka-lifestyle. As long as nasa right position ako at tama yung sinasabi ko, tama yung mga naririnig ko sa mga biktima ng online lending application, okay lang yan. So once again, mga ka-lifestyle, sa lahat ng mga may online lending application problem, relax lang po tayo. Huwag natin masyadong isipin yan. Ganito lang yan sila, mga ka-lifestyle. Ganito lang. So, change SIM card para less stress. Ganun lang ka-basic. Hayaan nyo lang yan. Lilipas din yan, mga ka-lifestyle. Okay? So, yun lang, like what I've said, lilipas din yan. Stay lang tayo, strong lang tayo, mga ka-lifestyle. Ganun naman talaga yung strategy nila. Maninira. So, in the end of the day, lilipas din yan, maniwala kayo. So, yun lang, mga ka-lifestyle. So,
So sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, please do like, share. Walang bayad po mag-subscribe mga ka-lifestyle. At ito rin yung way para pag-share nyo. Ito rin yung way para mapaabot natin dun sa mga iba pang biktima ng online lending application na merong ganito mga channel. Okay? So alam ko merong mga ibang channel na defender ng online lending application victims is hindi na gumagawa ng ganitong video. Kasi alam ko po sa sarili ko, meron din silang detret, hindi lang ako. Okay? So, yung nagdi-detret sa amin, syempre alam namin yung mga agent din yun na inutusan ng mga na higher position ng kanilang company. Pero anyways, okay lang yan. Lipas din yan. So, that's it lahat mga ka-lifestyle. So, once again, pasensya na sa mga hindi ko nasasagot ng mga katanungan. Anyways, in the end of the day, sasagutin po natin yan. Magandang araw ulit sa ating lahat. Stay safe. Stay safe natin yung privacy natin. God bless sa ating lahat.